Yes, welcome to another vlog. Ito ang ating pagkasturyahan subong about sa how to move on. Base ito sa experience ko, pero pwedeng hindi effective sa pero ang wish ko, meron ka makuhang 1 or 2 dito para makamove on ka na. Share mo rin to para sa mga kaibigan mo makaka-relate dito. Wala sang nami na breakup. Lahat niyan, masakit! Yun ang reality. Kahit ano pang desisyon nyo na mag-break kayo, kaya huwag mong isipin na ikaw lang ang nahihirapan kasi for sure, nahihirapan din siya! Huwag ka mo gani! Mag-jowa kayo, diba? Gani, tunduan ko kamo kung paano mag-unte! Number one, acceptance is the key. Matuna na lang na natapos na ang love story nyo. Kung ano man ang nangyari, nangyari na. Hindi na maibalik ang tamis ng pagtitinginan ninyo kasi madami na ang nangyari! Nagbago na ang tanan! Bago ka! Nagbago siya! Nagbago tayong lahat! Yes, break na kami! Ganun talaga! Ang importante, tapos ng pagiging tanga mo. By eh, na siya. Wala naman siya may makita ang katupad ko. Wow, girls. Kagapahon mo nga na. Lain man batasan mo, guy. Number two. Dapat positive ang ating outlook in life. Mag-look forward ka na makakamove on ka rin sa kanya. Hindi yung, hindi ko na makamove on. Paano yan? Makaka-move on ka, girl! Huwag mong isipin na hindi mo kaya! Kaya mo nga dati, di ba? Kaya mo nun mag-isa ka? Kaya mo niwag! Makaka-move on ako. Makaka-move on ako. Mare, si Dudong, yung ex mo, may kasama iba! Ha? Sa tingin, sino kasama? Oh, kala ko ba naka-move on na? Yung totoo, te. Number 3, huwag manginayang sa tagal ng relasyon nyo. Kasi hodang 1 month man yan, 2 years, 3 years, 7 years, yung tinagal ng yon, hindi naman nasayang yung panahon mo. Kasi kinilig ka, sumaya ka, nag-enjoy ka. So walang tapon! Dapat, after ng breakup nyo, meron kang natutunan. Natutunan sa ibang tao. Kasi ang importante, may natutunan ka sa sarili mo. Kasi dapat habang tumatagal ang panahon, mas makikilala mo ang sarili mo. Mas alam mo na kung paano i-control ang mga bagay-bagay. Yung mga high blood moments, mga toyo-toyo. Mas maghihinayang ka kung patuloy ka pa rin magstay sa isang relasyon na walang kwenta na. Kaya naman! Move on, te! Number 4. Kung kaya ng budget mo, mag-travel ka. Kung dati umiikot yung mundo mo sa kanya, ngayon mag-focus ka sa sarili mo. Namnamin mo yung pagiging single. Lagi mong tatandaan, pwede mag-travel kahit walang jowa. Number 5, i-block mo siya kung gusto mo. Kung makakatulong sa'yo na may peace of mind ka na hindi mo siya nakikita, block mo siya sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, o kung saan-saan pa! Eh, paano kung classmate ko siya, magdadrop ba ako? Iwasan mo lang, huwag ka na munang makipag-interact. Dahil kapag nakikipag-interact ka na naman, titibok na naman yung puso mo, Bes! Bex, tingnan mo yung story ng ex ko. Oh, bakit? Gusto ko lang makitaan kung malungkot git ba siya. Ayan tayo eh, akala ko ba binlock mo na tapos gusto mo makita kung anong ginagawa. Gusto mo makita yung may story niya, masaya na siya ngayon, may bago na siyang kasama. Bilis naman niya akong ipagpalit. Number 6, kailangan mo ng crying shoulder. Sinabi kong crying shoulders o shoulder to cry on, hindi yung kakaibiganin mo yung kaibigan niya, mag-date kayo tapos ijuwain mo at maging kayo. Walang ganon. Dito mo kailangan ang pamilya mo at kaibigan mo. Pero I'm sure, lahat tayo ay hindi comfortable na ichika ang love life natin sa ating family. So dito na pumapasok na importante talaga yung mga kaibigan natin. Mamili ka ng mga kaibigan na palaging nandiyan sa tabi mo, kahit ano pang mangyari. Pero paano yan? May mga time na parang pagod na sila sa mga drama ko. Di nila ako pinapakinggan, kahit ano pang dramas na gawin ko. Oo nang oo na lang sila sa akin. Maghanap ka ng bagong kaibigan.
Well, totoo naman talaga yan. Magsasawa din naman talaga ang mga kaibigan mo sa mga drama mo. Pero wala silang choice. Kailangan kanilang pakinggan. Huwag mong sarilinin ang lungkot at sakit na nararamdaman mo. Kapag tinago, igat yan at di ka na makakahinga. Ilabas mo yan! Yes, hindi ko na kayang tiisin. Talagang gusto ko na siyang kausapin. Ano ka ba? Kung mahal ka nun, gagawa ng paraan yun para magbalikan kayo. Pero love ko pa din siya eh. Mahal ko pa siya. Ano, ikaw na naman magbababa ng pride? Hindi siya maalis sa isip ko eh. Pride ang jowa mo! Ano ba itong isip ko na to? Pilitin mong kalimutan siya. Ikaw nga hindi niya hinahanap, tapos ikaw hinahanap-hanap mo? Yung totoo! Oo nga no. Ako tong iyak ng iyak, tapos siya masaya na? No, you're worse! May value ka, hindi ka patapon! Para akong tanga! Ano ba yan? Number 7, ito, napaka-importante nito. Huwag magiging bitter. Hindi tayo pare-pareho ng bilis ng pag-move on. May mga kaso na mas mabilis talagang mag-move on yung mga ex natin. O minsan, pwede rin tayo naman yung mabilis na mag-move on, diba? Wala tayong magagawa kung mas nauna siyang mag-move on kesa sa'yo. At kung may bago naman na siyang jowa, dapat tanggapin natin ito at huwag tayong magiging bitter. Please lang, huwag ka nang makigulo. At the end of the day, pareho naman kayong dalawang nasaktan. At pareho naman kayong gustong sumaya. Hayaan mo na siyang maging masaya! Kahit yung kasiyahan na yun na hindi na ikaw ang nagbibigay, masaya na siya sa iba! Bilis mo naman makamove on, wala pang 3 months, meron ka ng bagong jowa? Hali, sino ba yan? Nakakatakot! Ex ko yan, hayaan mo na. Malalanti kayo! Pwede ba, mag-move on ka na? Nakamove on na nga ako, ikaw hindi pa nakaka-move on? Ikaw, babae ka, magsama kayong dalawa. Lulokohin ka rin yan, manluloko yan! Number 8, ito naman kung hindi pa kayo break, yung medyo nagkakalabuan pa lang kayo. Gawin mo ng lahat. Ibuhos mo na lahat ng pagmamahal. Gawin mo ang lahat ng effort. At pag hindi niya pa rin tinanggap yun, tama na. Itodo mo na para in the end, wala kang regret! Kusa ka na lang lalayo. Babalik ka din pag na-miss mo. Number 9, press delete. Delete mo lahat mga pictures nyo. Kaya mo ba? Pero kung ako lang ha, mas magandang itago mo na lang yung mga larawan ninyo. Yung mga pictures nyo, itago mo na lang sa USB o di kaya sa hard drive at itabi mo o di kaya ilibing mo. Number 10, believe it or not, mamimiss mo talaga siya. May mga times na mamimiss mo yung mga ginagawa nyo, yung pinapanood nyo, sinasayaw nyo, yung kinakanta nyo. Mamimiss mo siya kasi nga nasanay ka na nandyan siya eh. Nasanay ka na buong araw magkatabi kayo. Nasanay ka na buong araw magkausap kayo. Ngayon nawala! So, maninibago ka talaga. Normal yan. Kalma. Umawa ka ng mga bagong memories. Parang memory card yan eh. Full na yung memory card mo, so i-format mo na nang makapag-insert ka ng mga bagong eksena. Bagong file, bagong gana, bagong memory. Ganon. Scott! Alam mo, pinapanood naming dalawa yan. Favorite namin yan eh. Tapos? Wala lang, na-share ko lang. Talaga te? Ikaw napapansin ko, parang parati mo na lang akong binabara ha. Ikaw naman, napapansin ko, 1 month na, hindi ka pa nakaka-move on. Yung totoo te. Number 11, every time na mamimiss mo siya, laging mo tandaan yung mga ginawa niya sa'yo. Balikan mo kung paano kanya ginago, para matauhan ka! You deserve someone better. Ngayon, kung ikaw naman yung nakasakit, dapat
alam mo na ngayon pa lang na ikaw ang nakasakit. Hindi yung ikaw na ngayon nakasakit, isisisi mo pa sa jowa mo na siya ang dahilan kung bakit kayo mag-break. Ah, pok nang ka! Pero syempre, diba, decision yung dalawang mag-break kayo. Pero syempre, merong magti-trigger niyan. Hindi naman pwedeng dalawa kayo nag-trigger. So, may isang nagti-trigger nga. Tanggapin mo na ikaw ang nagkamali at huwag mo nang ulitin sa susunod mong jowa. May mga sugat na hindi nagagamot ng salitang sorry. Kaya sabi nga sa kanta, time heals all wounds, they say, and I should know. Number 12, importante na meron kayong closure. Kung mamig na yung mga ulo ninyo tungkol sa breakup ninyo, make sure na mag-uusap kayo. Maganda kung personal. Pero kung walang chance sa personal, chat-chat na lang. Tandaan mo, relationship yan. Ikaw to, siya to. Dalawa kayong bumubuo niyan. Huwag kayo. Siyempre, para di mawara kang pagkatao ninyo, kailangan magkaroon kayo ng closure. Linawin nyo yung mga issue nyo. Sigurado, kasi nag-break kayo, meron kayong mga words left unsaid. So, kailangan magka-closure kayo para matapos. Hindi paglipati, huwag mong kalimutan na mag-thank you. Kasi kahit papano, napasaya ka niya. Huwag mong kakalimutan magsabi ng sorry. Kasi never ka namang naging perfect. And so, kailangan mong mag-goodbye. Dahil hindi matatapos ito nang walang bye-bye. Say thank you, say sorry, say goodbye. This time, dapat wala nang mga excuses. Tanggapin nyo na. Tapos naman na eh! Wala naman ang may babalik! Number 13, umiyak ka ng umiyak! Ilabas mo yan! Maghanap ka ng mga kantang yung mga lyrics ay parang isinulat na para sa'yo. Lakasan mo yung volume! At sabayan mo bawat beat ng kanta. Umiyak ka ng umiyak para mabawasan na ang sakit. Number 14, yung iba gumagamit ng riba. Effective sa iba yan, pero hindi tama yan. Siguro mas magandang ihil mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ulit, diba? So mag-move on muna bago mag-jowa ulit. Tapos nangyayari pa minsan, nagkabalikan kayo ng ex mo, tapos yung bago mong ka-aura, iiwanan mo. So may bago na namang mag-move on. So hindi matatapos yung process. Ang hawa ka pa. Di magagamot ng bagong jowa ang sugat na iniwan ni ex. Kaya dapat mag-move on ka na muna para makapag-focus ka. Number 15, mag-ayos ka. Hindi kasi gusto mo maglaway ng ex mo, kundi para sa'yo. I'm sure sa lahat ng stress na naranasan mo, tsumaka ka! Magpaganda ka! Para sa sarili mo. Time to rebuild your confidence again dahil sa naranasan mo sa jowa mo, nabawasan yan. Kahit konti. Kaya stand up at magpa-fresh ka. At ang pinakahuli at pinaka-importante, don't forget to pray. Manghingi ka ng guidance sa kanya. Sure, pagsubok lang niya to para lalo ka pang tumatag. Ang fresh ngayon? Iba na, oy, fresh! Ganun talaga, kapag wala na yung toxic mong jowa, nagiging fresh ka. Ay, bongga! Nakamove on na siya! Nakamove on na, girl! Lang pa na tayo! Masakit sa umpisa, pero as you go on with your life, marirealize mo na worth it din pala. Diba nga, nakamove on ka sa mga past lovers mo, kaya siguradong makakamove on ka rin ngayon. Habang nasa moving on process ka, hindi mo maiiwasang maiisip mo siya, alala mo siya, mapapanaginipan mo siya. Madaming what ifs. Minsan bigla na lang siyang lalabas sa bibig mo. Minsan bigla ka na lang iiyak kasi naaalala mo siya. One day, magigising ka na lang nang hindi mo na siya naaalala. Hindi mo na siya hinahanap. Hindi mo na siya iniiyakan, hindi mo na siya napapanaginipan. One day, magigising ka na lang nang hindi mo na siya iniisip. At hindi na siya ang tinitibok ng puso mo. One day, masasabi mo na lang talaga na, thank you, Lord! Naka-move on na ako! Ang pag-move on na isang long process. Parang video na to, nakakapagod. Pawis na ako, girl. Alam ko, mahirap mag-move on, pero kayo, kung meron kayong process na ginagawa, paano ka ba nag-move on? Comment down below! Sana na-enjoy mo yung vlog na to, at kita-kita po tayo ulit. This is Mandy and More. Please click like and share and subscribe. See you again, mga Vex! Bye! Ingat!